Hey guys, Joe here, the Welcome Center. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano pumili ng mga magagandang koi fish, how to pick koi fish, best, how to pick the best koi fish para i-keep ninyo at bilhin nyo. Ang ituturo ko sa inyo ang Go Sankei Kohaku Sankei at Showa. So, without further ado, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na ma-update kayo sa ating kabagong video. Shout out to 19 Armando Hisido Loft 62 from Tacloban City. Shout out to Jihad Binin. Shout out to Justin Fish Lover. Shout out to Kevin Donny Panagudus. So ito na guys ang mga tips ko na ituturuan sa inyo how to pick the best koi fish na alagaan nyo. Kung bili kayo ng koi fish, itong mga characteristics na ito ang inyong titingnan. Ang ipakita ko sa inyo ay ang Go Sankei Group, ang The Big Three, Kohaku, Sankei at Showa. Ito lang muna guys. So tingnan natin muna ang Kohaku. So ang unang tingnan ninyo ang katawan, dapat ganito, torpedo shape, mahaba siya, hindi siya bansot. Ganito, mahaba, torpedo shape. Next ang ano, skin niya dapat maputi. So, ang Kohaku ay puti na ano, na koi fish na may red markings. Pangalawa, dapat ang red markings niya ay dito sa may ulo ay hindi lalagpas sa mata, nasa gitna lang. Saka ang red markings ay dapat naka side view siya guys, dapat hindi siya lalagpas dito sa main needle, dito sa may lateral line, hindi lalagpas hanggang tiyan, dito lang sa lateral line ang red markings. At maganda pag mayroong division na puti bawat markings, na bawat red markings may na, ano, division na puti. Especially dito sa may before sa caudal fins, dapat may puti ito nga na division. Tingnan nyo nito is dito may puti, dito rin no, puti, at saka ito puti. Next ay ang ano, pectoral fins ng Kohaku koi fish ay dapat puti, walang halong kulay, walang red markings, dapat puti ito. Ang mga pectoral fins ng Kohaku dapat puti. Saka yung dorsal, ito, dorsal fins, dapat lang halong ibang kulay, dapat puti. Dapat puti ang dorsal fins. Saka ang caudal fins, dapat puti, walang halong pula. Walang halong pula. Dapat puti ito guys, dorsal, dapat puti. So yun to, ang tandaan nyo, pectoral fins, dapat puti. Ang dorsal dapat puti, walang halong kulay. Ang caudal dapat puti. Ang red markings sa may ulo ay hindi lalagpas sa mata. Yan. Dapat ito puti. Yun ang titingnan nyo sa Kohaku. Saka ang edge ng red markings ay walang yellow. Dapat matingkad ang edge. Ayan, maganda pag ganito ang pattern niya. Ito, maruti ng tawag pag ganito. May parang tansyo dito pero may red marking sa katawan. May 3 steps or 4 steps pa. Ito, ito maruti. Pag wala itong mga ibang kulay dito, tansyo pa ako siya. Pag dito lang ang red, nasa ulo lang.
So yan, tandaan nyo guys, paano pumili ng magandang kuhako. Ito may lipstick, ito mayroong konting pula dito sa lips. Next ay sangke guys. Ang sangke tulad ng kuhako, dapat ang red markings ay hindi lalagpas ng mata. Dapat mapulang-pula din ang red markings, ang edge niya walang yellowish. Yan, tingnan nyo, hindi lumalagpas ang pula sa mata. Saka maganda ang sangke pag mayroong malaking black markings dito sa back, sa likod niya. Saka nicely distributed ang sumi or black markings niya. Actually, ang sangke ay isang puti na koi. May kuhako pattern. Puti na koi, meron siyang kuhako pattern at may black markings. Puti na koi na may black and red markings. Ang showa naman ay black koi na may white and red markings. Saka ang markings niyan guys ay hindi dapat lalagpas din dito sa lateral line. Ito tulad ng kuhako, hindi siya lalagpas. Next ay saka maganda pag puti lang ang pictorial fins, mas maganda siya. Kung mayroong black, unti lang, kunting line-line lang sa pictorial fins. Ayan, dito din sa caudal fins, mas maganda pag unti lang, unti. So, ito guys, ang ulo dapat clear head. Walang ibang kulay, clear head ang ulo. Saka hindi lalagpas sa mata. So, next ay ang showa. Ang showa ay 3 colors din tulad ng sangke. Isa pero siya, opposite siya ng sangke, black koi siya na may red and white markings sa ibabaw ng black na koi. Tricolors din siya. Saka importante sa showa ay mayroon black marking sa ulo. Opposite ng sangke, dapat may black marking siya sa ulo nito. Maganda yung V-shape ng black markings. Ito ang showa. Saka dapat ganito din evenly distributed ang white and red markings sa buong katawan. Saka meron ding ganito white division before sa caudal fins. Ito. Saka maganda ang showa pag mayroong large black markings dito sa pectoral fins niya. Itong mayroon ding circular black markings, tinawag na mutuguro. Yan. At saka dapat red na red, intense red din ang red markings. Saka dapat ang nicely distributed. So, ito guys. Kung meron kayong tanong, comment down below. At saka kung mag-request kayo ng video na gagawin ko, comment lang down kayo below. Ito muna guys, gosangke muna i-discuss ko ngayon. Next na naman, ibang variety na naman. Kasi iba-iba ang
requirements bang miloy ng magandang koi fish. So guys, coming down below guys, don't forget to like you guys for the channel this, share sa ibang koi fish friends natin. Okay, like, share and subscribe. Bye for now guys, God bless, stay home, keep safe.